ng mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Masaya niyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawala. Maraming nilalang ang sa palagay sa sarili ay wala na siyang dapat baguhin. Hindi na siya dapat magbago sapagkat siya na yaon, mabuti na. Nagmamalinis, nagmamapuri, ay hindi niya gagawin sapagkat ibababa niya ang kanyang sarili anuman ang kanyang taglay ay hindi na pagsasasabi kung ano siya at sino siya. Subalit, napay ang makasalanan, hindi ang mabuti na. Sa katotohanan, mga mahal ko, ang binaba ay ang magpapabuti sa lahat ng makasalanan kung tatanggap at makakaunawa. Subalit paano kung ang tao'y wala nang alam, kundi ang sabihin niyang siya'y mabuti't ayaw niyang tumanggap? Mayroon pa bang babaguhin sa taong magaling? Mayroon pa bang tatanggap sa taong marunong? Subalit ang hindi batid, ang karunungan nila ay panglupa. Subalit ang karunungan ng ibinaba ay ang paghahari ng Amang Dakila. Kaya't kailanman ay hindi magpapanagpo ang isang matalinong pangsanlibutan ng taglay at isang mali nauna ang katalinuhan ay kabanalan kung hindi tatanggap sapagkat mananaigang katauhan. Mapapalad ang mga taong sa kabila ng katalinuhan sa lupa, nagagawang tanggapin ang kapwa mababa at natututunan ng higit at pinakikinggan ng mga salita sapagkat hindi yaon ang tinanggap kundi ang nag-atas at pinag-atasan ng bawat nilalang. O tao, mahal ko kayo. Katotohanang katotohanan, kapag nasumpungan ang isang naligaw, galak na magsusumamo ang mga anghel ng Ama na parangalan pang higit sila. Sapagkat nakasama na naman nila ang katulad nilang mabubuti at do'y pararangalan sapagkat iyahatid ng isang anak na nagpakabuti. Mga mahal, kung tunay na mabuti ang layunin ng tao, ano pa ang mga iniisip nito? Hindi lang sa kapakanan niya, kundi kapakanan ng kapwa niya? Hindi ba sa ikabubuti ng marami't hindi sa iilan?
Hindi ba't siya'y kaliligtas ng karamihan, hindi sa iilan lamang? Kung magkagayon at katotohanan ng taglay ng tao, mayroon bang sisilip sa mabuting gawa ng kapwa-tao? Mayroon bang mangungutya sa mabuting ginagawa ng kapwa-tao kung tunay na mabuti ang nagsusuring ito? Patotoo lamang kapag ang tao'y mapangsuri ng kapwa niya, kalooban niya'y may karumihan pa. Kaya't kung hindi niya lilinisin at ganap niyang pakakahugasan sa banal na dugo at katawan, at tatanggap sa banal na tinatawag na Espiritu, hindi kanyang magaganap ang nasa ng Ama. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, nekkaramenehanam. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, ang bumaba ay mabuti, ang tinalikdan ay kabutihan, upang hanapin ang kasalanan ng tao't ituwid ang pagkakamali. Doon, sa galak na nakamta ng nagkasala at nagsisi, ay natutuo, hindi kanya ito, kundi pinahiram ng Amang kinilala niya, kaya't nasumpungan niya ang katotohanan, ginawa niya ipawang pakikipagtotoo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramenehanam. Kaya't ang taong mabuti, lugod na lugod ang kalooban niya, kapag nakagagawa ng kabutihan sa kapwa niya. Galak na galak ang puso niya. Nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang isang taong mabuti, bagamat hindi pa niya ganang kilala at lubos na nakikilala ang Ama na mabuti na ang puso niya, kapag nakagagawa siya ng mabuti, tuwang-tuwa na siya. Ano pa kaya yung nasumpungan niyang lubos ang Ama at nang gumawa siya'y lalong kabutihan ang nakamtan niya, hindi kaya mag-umapaw nga ang galak niya? Pawang totoo po. Kaya ang isang Kristo ay hindi niya inalintana ang hirap na pasakit ng mga tao, ang nararamdaman niya yung pag-ibig ng Ama. Ang nararamdaman niya yung katotohanan ng taglay niya, kaya't hindi niya alintana yung mga taong hindi makatotohanan. Sapagkat siya'y totoo, ginawa niya yung totoong daladala niya, pinangalandakan at pinabatid ang totoong nasa kanya, subalit hindi niya pinakilala ang sarili niya. Kaya naman, hinusgahan at tinanong siya, bakit nakikisalamuha ka sa masama? Sapagkat hindi nila batid na ang pakikitungo niya sa lupa ay ang paghahanap sa mga anak ng Amang sa kanya'y nagkasala at upang ibalik na sila ay maging mabuti pawa. Buhay ba ang Ama? Ilan kaya sa mga anak ng Ama sa panahon ngayon ang Espiritu niya ang may kabutihan at lalo pang nagsusumakit magpakabuti? At sa habang araw, buong maghapon at magdamag na nakikiba kasi sa kabutihan, walang nag-umapaw sa puso niya'y kundi galak. Kaya hindi niya na maramdaman ang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Kaya hindi niya na matanto ang kanyang mga pinagdaraanan ay kay hirap pala. Sapagkat hindi niya na maramdaman ang hirap na yaon, ang nararamdaman niya ang galak sa puso niya nang dahil sa pag-ibig ng Ama. Yan, mga mahal ko, ang pawang katotohanan. Ang kagalakan ay nagbubuhay, bumubuhay
ng pagmamahal. At ang pagmamahal bumubuhay ng katapatan. Ang katapatan ay bumubuhay ng pag-aalinlangan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Mahal mo ba ang kapwa mo? Paano mo siya minamahal? Dahil ba may kailangan ka sa kanya? Dahil ba siya ay kinakailangan mo dahil mayroon kang makukuha sa kanya? May tutulong siya sa iyo? O minahal mo siya dahil kahit wala siyang may bigay, alang-alang sa Ama mo? Buhay ba ang Ama? Minahal mo ba't pinahalagahan ang kapwa mo dahil nasumpungan mo yung kahalagahan ng buhay mo? At nang nakita mo ang kahalagahan ng buhay mo, ipinahalagahan mo rin ang kapwa mo? Nang mapahalagahan mo ang kapwa mo, hindi mo nalintana ang hirap na pinagdaraanan mo sa kanya sapagkat inibig mong tapat siya. Magpurit magalak ka sapagkat ang Ama ang nagpadama sa inyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, isa kang tupa na naging tagaakay ng kapwa mo na hindi mo alintana ang sarili mo. Kaya't ang Amang nalulugod sa iyo, kung paano ka nag-aakay ng kapwa mo, ikaw ba'y iiwanan niya? Ikaw ba'y pababayaan niyang hindi mabusog, hindi lumigaya, hindi mabuhay, at hindi mailigtas? Yamang ikaw ay tumutupad sa kalooban niya. Mga mahal, kaya't yung mga batid ng nasa kanya na, pinahihintulutan ng Amang iwanan kung minsan upang subukan sila sa katapatan, upang masdan sila kung makatotohanan, at nang masilayan ang katotohanan ng taglay nila, nagtiwala ng lubos ang Ama, at sa pagtitiwala niya, lalong nalugod siya, naramdaman ang galak nila. Mga mahal, at kung nasa mabuti ka na, hindi ba't yung kapwa mo batid mong nakaligaw, ay hindi mo pababayaang nakaligaw, sapagkat kung sa tutunguhan niya'y may kapahamakan, ililisya mo siya roon. Mimithiin mo ang kinamtan mo, ay kamtin din naman niya. Kaya't ang gagawin mo, ay ang pawang makabubuti sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mapapalad ang nabuksan at nakaunawa, pinagsusumikapang gawin ang natutunan. At sa pagsusumakit, pagsusumikap ay hindi nawawalay ng pag-asa sa Ama, ang hinahanap at patuloy na ginagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkeramenehanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buni ang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan na lupaing yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy.
na pinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga lila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga lila.' At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga lila, 'Madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng sinsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya.' Maraming tao ang nalibang sa sanlibutan ito. Sa mga kinamta na pagpapala, nalimutan nilang may Diyos na dakila. Subalit marami ang pinagpala na akala nila'y hanggang sa buhay nilang taglay na hindi namamatay ay di magbabago ang biyaya. Marami ang umasa sa gayong kanilang nahahawakan. Subalit dumatal ang pagkakataon na hindi nila namamalayan, may dumating na salot sa kanilang buhay. Ilan kaya ang katulad ng isang alibughang anak, nang makilala ang kanyang kamalian, ay nagsumamo, nagpakababa, tinanggap ang kamalian at pagkakamali, ay naituwid ng dahil sa pagsisisi niya at pagbabalik loob. Marami ang nilalang na ang palagay nila'y kanila yaon, akin na ito, hindi na ito mababago, kayang-kaya ko nang mabuhay pa hanggang buong mundo ay malilibot ko. Subalit, wala sa kanilang presensya ng ama. Wala sa kanilang kaisipan ang paghahari niya. Wala sa damdamin nila kung paano ang ama'y buhay na kumakalinga, nagmamasid sa lahat ng dako. Walang inalam kundi ang kaligayang sarili. Walang nagpasasa sa kanyang kinamtan kundi ang sarili. Sariling layaw, sariling kalooban, sariling kagustuhan. Subalit, dumatal ang takda. Hindi niya batid. Mangangailangan pala siya. Kakailanganin pala niyang nalimutan niyang magulang na totoong tapat na magmahal sa kanya. Ang kagalingan ay hindi niya kakamtan sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Ang kagalakan ay hindi niya kakamtan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya't kailangan niya sumuko at hanapin ang dapat niyang makilala. Mga mahal,